Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rundi TV. Mo yun ang ano, General Torre. May press conference ito ha. At ayon kay General Torre, itong isimin ay napakaraming propaganda. Propaganda din ba yung nakita natin, no? Yung isang upload video natin na nakikita natin yung isang pulis. O walo daw yun, mga kababayan ha, na may daladalang bag, no? At tumakbo sa loob ng QOGC compound, dumaan doon sa Emerald Gate. At yun na nga, yung laman ng bag, mga kababayan, ay mga graba, buhangin na nalaglag doon sa sinasakyan nila na private van, mga kababayan. Yun na nga, no? Itong mga si General Torre, bahala na rin kayong humusga. Bahala na kayong humusga kung sa tingin ninyo nagsasabi ng katotohanan itong si General Torre. Pero napakaraming video, mga kababayan, ang ipinakita ng SMN News na nagpapatunay na itong mga pulis na ito ay may ginagawa talagang hindi maganda sa loob ng QOGC compound. Gumawa sila ng illegal, mga kababayan. Abangan natin ha, kasi nga parating na yung Senado dyan mismo sa QOGC compound para magkaroon ng Senate hearing, magkaroon ng Senate investigation sa pang-aabuso, mga kababayan ha, pang-aabuso ng mga kapulisan na ito sa panguna ni General Torre. Inako na ni General Torre na siya mismo daw ang nag-utos lahat ng mga illegal na gawain dyan, no? Yung illegal, mga illegal na ginagawa dyan sa loob ng QOGC compound. Siya daw yung may utos niyan, mga kababayan. Ito na, huwag na natin patagalin ito. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa propaganda ng SMNI, sila-sila lang ang nag-uusap dyan, kasama ang iilang trolls na nakikinabang din sa pananamantala ni Apollo Quiboloy. Sinasabi nila na milyon-milyon sila buong mundo. Pero nasaan ang milyones nila noong isang gabi? Ni hindi nga nila napuno ang plaza na sa ating pagtaya ay nasa 2,500 lamang ang upuan. Takot na sa inyo. This is despite na nalaman natin na sila ay naghakot pa ng mga tao galing Bukidnon at Surigao para umaten sa kanilang event. Kahit sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Ang peak views ay 1,700 lamang ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito, wala ang 8 milyon. Ikumpara nyo sa mga comments ng ating mga kababayan sa mga shows ng mainstream media, overwhelming ang suporta na ating natatanggap. Sapagkat nararamdaman natin na nasa likod natin sila. Gusto nilang magtagumpay tayo. Gusto nila ng hustisya na naaayon sa proseso ng batas at korte at hindi sa labas nito or extrajudicially. Naiintindihan ng ating mga kababayan na nais nila na makamit ang tunay na hustisya. Hustisyang kailangan nating magpasakop lahat. At ito ay pinapatakbo ng ating mga korte. At ang unang hakbang para masimulan ang hustisyang ito ay ang pagrespeto sa warrant of arrest sa pamamagitan ng mapayapang pagsuko. Tapos na ang panahong hinahanap natin ang hustisya sa kalsada. Nakita na natin ang pait na idinulot nito sa ating mga kababayan na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong idepensa ang mga sarili nila, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Hindi tayo ang pulis na kinakatakutan ng mga tao. Tayo ang pulis na pinaniwalaan ng mga tao. Narito tayo para protektahan ang lahat. Siguraduhin na patas ang batas at ipakita na walang nakahihigit sa batas. Hindi lang ito tungkol sa pagsiserve ng warrant of arrest sa isang tao. Tungkol ito sa pagpapakita sa bawat Pilipino na ang kanilang pulis ay naririto para sa kanila upang protektahan sila at gawin ang tama. At bilang panghuli, uulitin ko sa inyong lahat, ginagawa natin ang trabaho natin na sa panig tayo ng batas. Kung sa hinaharap magreklamo man si Apollo Quiboloy
laban sa atin. Iisa ang depensa. Tayong lahat ay ginagawa lamang ang trabaho natin at higit sa lahat para sa inyo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa utos ko. Bilang Regional Director, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility in everything and anything that you do. Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. Hindi ako nang iiwan ng tao. I don't throw my people under the bus to save my own skin. May isang encuentro ako noon sa Fairview, Quezon City, tanghaling tapat, December 14, 2005. Apat ang namatay sa isang 300 square meters na lote at 16 ang inaresto namin. Nag-file ng harassment case at natapos lamang ito noong 2017 or after 12 years. Pero lahat kami ay exonerated at na-promote din. Kaya magpakatatag tayo. Humugot tayo ng lakas sa kaalaman na mahalaga ang ginagawa natin. Tayo ay gumagawa ng magandang ehemplo para sa lahat. Kapag nahuli natin ang taong ito at mahuhuli natin siya, malalaman ng bawat Pilipino na pwede silang magtiwala sa ating nagawin ang nararapat. Magpatuloy tayo. Pagmalaki natin ang ating ginagawa at tapusin natin ito at ipakita sa mundo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pulis para sa Pilipino. We're almost there. Gawin natin ito ng sama-sama. Mabuhay ang PNP, mabuhay ang Dabueño, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay tayong lahat. Thank you po. Kung may mga tanong po kayo. Yes. You are taking full responsibility over the operation. Yes, I do. Why do you declare this now? Hindi naman kailang i-declare pa right at the very start. Nire-reiterate ko lang. I am reiterating what is the fact in the very beginning that I take all responsibility for all this action. Happened since day 1 po? Nakita nyo naman siguro ang pinaka magandang documentation dyan, yung mismong SMNI Live. Pati ang mga propaganda nila, tingnan nyo. Makikita nyo, until kahapon, meron tayong pinasok na isang building sapagkat meron tayong nakita na information na na-receive na may kwarto si Apollo Quiboloy doon na pwede niyang pagtaguan. Positive, nandun ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Quiboloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman, base naman sa mga nakita nating mga gamit. So, wala nga rin naman ang mga babae. At meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay ating namang itinocoordinate sa ating tamang ahensya. May mga minor tayo nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Na hindi naman kapanipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kaming inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga magsesearch. Kasi yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Quiboloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babaeng ito. Totoo yan. So, kahapon nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulogan. O nagtutulog-tulogan, hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video, which we respected. At doon sa 16 na tao ng mga babaeng pulis na aking dinala para sana maghalughog doon sa kwarto, sa building na yon, 10 lang ang kanilang pinayagan. Again, on their terms. So ngayon, hindi ko kinoconsider na search na ang building na yon. I'm making a report na ito ay na-search natin on their own terms. Kaya hindi talaga makikita at hindi kami satisfied sa resulta nun. Kaya hindi nila kami, huwag nila kami sisihin kung babalikan namin at isi-search namin on our terms.
Before this operation, lahat naman ng search na sinasabi ng certification ng mga nauna mga agencies at iba-ibang mga agencies na pumunta sa kanila na gusto ko na ipakita sa akin. All those searches are made on their own terms, on the terms of the wanted person. So, paano yun? It is only now that we are asserting some of our terms na hanggang ngayon ay napakarami pa rin balakid on their terms pa rin. Okay? So, uulitin namin yan. Uulit-ulitin natin yan hanggang sa tayo satisfied na talaga nga wala si Apollo Quiboloy. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano kontakin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayong masidetrack. Sinasabi ko sa aking mga tao, huwag tayong masidetrack sa tunay na issue rito. Tayo ay nag-i-implement ng warrant of arrest sa isang taong nagtatago. General, clarify ko lang. Ano po yung building po yung maraming kwarto? At ilang kwarto dapat ang search nyo doon? Huwag ko nang, hindi ko na muna, in their defense, ano? Kasi tatamaan sila na kaplastikan ang kanila ginagawa doon. Dahil it's a learning institution yun eh. Pag pinangalanan ko ang pangalan nila, they challenge me, I'll take the name, I'll broadcast the name para makita kung anong klaseng edukasyon na kanilang ibinibigay sa lugar na yun. Ilan pong kwarto dapat ang search dyan? Napakarami, hindi nga namin, dahil sampu lang ang pinapasok nila, hindi namin matapos-tapos ang pagbibilang, ang pagdo-document, may harassment pa ng kanilang mga cameraman, may harassment pa ng kanilang mga abogado. So, we really gotta concentrate on our jobs. Sa inyo pong tingin doon sa kwartong sinasabi po ninyo na mukhang kay Pastor Quiboloy, mukha ba siyang ngayon lang iniwan? Pwede niyo po bang i-describe sa amin, General Pace? Thank you. Alam niyo, yung mga ganun, subjective yun eh. Paano mo masabi kung kagagamit lang o kahapon lang? Like in a hotel, how do you know na kagagamit lang kahapon ng hotel? I mean, I cannot give you a definitive answer regarding that matter. Aminado yan. Unless na it will be on our own terms, papasukin niya ang SOCO, hahanapin namin ang fibers ng mga buhok, kung kanino mga buhok ang makakita namin sa kama, kanino, ngayon, isigurado yan. Ibabacuum clean na naman nila yan. Dahil, nakita naman natin kung anong krimen eh. Human trafficking, child abuse. At nakita natin ang mga nagsasalita na ng mga biktima. Wala nang makitang parang nagdidesperado ang ibang mga biktima nga na hanggang sa internet, hindi nilalabas na nila ang kanilang mga karanasan. Kagabi, may lumabas na naman yung Ukraine niya, na karanasan niya. Walang babae na gustong ilabas ang ganong klaseng karanasan. Sino ba naman ang magiging proud na ganun ang ginawa sa iyo ni Apollo Quiboloy? So, we are really hell-bent on bringing him to justice. Hanapin, kung hindi man sa, kung ito man ay makakuha sila ng legal remedy at patingin kami ng korte, pangako ko, pag ako inutusan uli, gagawin ko uli ito. Hindi natin titigilan ito. Hanggang sa siya ay sumuko. At wala siyang karapatan na mag-demand ng kung ano-ano. Ba't kailangan niyang i-demand sa presidente ang mga papeles na hinihingi niya? Sino ba siya? Is he above the law? Ganun ba talaga? Lahat ng klase ng may mga warrant yun, di magdi-demand na rin ng gaya niya na ganito ang papel, ganito ang kailangan kong assurance, ganito, ganito. Bago ako sumuko. Ano yun? Hindi naman yata yun ang nakasulat sa batas at hindi naman ang espiritu ng batas. General, sa press conference na isinagawa ni Attorney Torion a few days ago, sabi po niya na pagtapos po nito ay i-hunt down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isasampalaban sa inyo hanggang sa inyo po pagretiro. Would you react to that, sir? Bring it on! Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi lang naman ako ng first time na nagka-warrant niya na. Tingnan niyo record ko, may warrant ako dati, nagpiyansa ako. Piyansa! Harapin mo sa korte. O, ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Di ba? Major ako noon. Nung nagka-warrant ako.
Hanggang ngayon nga, hindi ko pa nakukuha yung, naalala ko na naman yung piyansa ko. Dapat bawiin ko yun ah. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha, 2,000. Maliit na kaso, pero di ba, hindi ako gaya ng boss niya na magtatago at magsisisigaw, maghahanap ng justisya sa kalsada. Mali yun. Kahit kaabogado niya tao eh. Di ba, kahit sinong abogado yan, tatawanan siya niyan. Sinuli ni Castro eh, di ba? Si Kabayan, di ba? Hindi kami mali. Talaga ang dapat, pag ang tao may kaso, lumabas at harapin ang kanyang kaso. Oh, anong mali doon? I-justify pa niya? That's wrong, that's wrong. Kasi pag ganyan ang nangyayari, paano na lang ang iba? E di pag nagkawaran, e di magtago na rin. At pagkatapos, e magde-demand ng kung ano-ano. General. Specific ba yung mga search warrant doon sa mga rooms at yung mga boss, walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng COJC. Wala kaming sinasabi na may baril dyan. Wala kaming sinasabi na may droga dyan. Wala kaming sinasabi na may dapat kaming search warrant dyan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant. Ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte, utos sa amin yun, dalhin nyo si Apollo Quiboloy at ang lima pa dito sa korte ko para managot sa sala ganito, ganito, ganito. That is Pasig RTC 159. About sa digging na yan, allegation ni Attorney Torion yan, let him prove that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Let them prove it. Yan ang gusto nila. Sige, let them prove it also. Pero may photos and videos din. Eh, ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin ang, alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ang sworn statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. For clarification, so sir, no excavation, no digging inside. Hindi ko sinasabi ang kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Attorney Torion. Let him prove it. Hindi masagot sa diba, gawin. Di ba, in the same manner na gusto niya i-prove namin yung guilt at kung ano pa man ni Apollo Quiboloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Yung na-mention nyo before, sir, na underground facility, ano yung mga efforts to locate that? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan. Because yung mga technical natin na mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments na according sa mga operators nga, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay ang Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya they are very, very confident sa capability at mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap, sir, na malocate yung entrance na sinasabi ng underground facility? Unang-una talagang this only half of the things that we want to do, less than half of the things that we want to do, we actually do. Ibig sabihin, ang search na ito ay always done on the terms of QOJC. Kasi nga ayaw nating we work within those challenges. Ayaw naman namin persahin na talaga ng persahin ng persahin na talaga. Kaya kahapon pinilit ko na lang talaga yung Emerald Gate na sinasabi nila, nabuksan talaga. Just to dispel, ano ba ang nakalagay sa kanilang TPO? Ang allegation nila na pinipigilan namin silang pumasok sa kanilang compound. Anong totoo? Sila ang pumipigil. Doon sa unang gate na ginagamit namin, dati open yun. Napakawawalang hiya. Sinarado ang gate. Nilagyan ng excavator. Pinadaan kami sa napakaliit na lagusan. At pagkatapos, hinihingian na kung ano-ano. Bakit? Sila na ba otoridad ngayon? Kahit na sila ay private, maliwanag right at the very start na ito ay papasok ang pulis para hanapin ang tinatago nilang fugitive na boss nila. Na walang lakas ng loob para harapin ang kasong sinasabi nilang napakahina. Kung tanungin mo si Attorney Torion, ang sasabihin at ng mga abogado,
sasabihin lang, napakahina naman yan, matagal na dismiss yan. Eh, dismiss pala eh. Ba't hindi kayo lumabas at sabihin sa judge yan? Ibig sabihin, mali ang judge. Di ba? Kaya, andun lang tayo, huwag tayong masidetrack sa main issue na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. And since, next, Kalina. Since last week, sir, may mga umaalik ito na alleged U.S. aircrafts. Tumutulong ba ang U.S. sa operasyon na ito, lalo't na wanted din si Pastor Kibuloy dun sa Amerika? Yan, panibagong mga... Di ba? Again, allegations, allegations, allegations. Let them prove it. They make that kind of preposterous claims. Lahat na lang eh. Di ba? Like the claim of their... like the claim of their boss na siya ang anak ng Diyos dito sa lupa. Eh, anak pala siya ng Diyos eh. Ba't hindi niya harapin ng lahat ng kanyang mga accusers? Ang nabasa ko kasi anak ng Diyos, hindi tumakbo. Di ba? Ang nabasa kong libro na merong istorya ng anak ng Diyos, hindi tumakbo, nagpapako sa krus. Sir? Next, Kulina. Kukayas, Mindanao News. Good morning, sir. Sir, Antonio Kulina from Mindanao. Sir, on day one, you said na you are 100% certain that Kibuloy is still inside the OJC compound. Now that it's day 11, sir, you're still confident na nandyan pa siya? Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya. Tinatawanan kami. Sige lang. There's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, mahuhuli rin natin yan. Yun ang ano, naniniwala talaga, mga kababayan, itong si General Turi na andyan si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng QOGC compound. Pero matagal na sila na nanatili dyan. Nasa pang 12 araw na. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni General Turi, meron daw balita, mayroon daw nagbulong sa kanila na may kwarto si Pastor Apollo Kibuloy. Andoon daw, pinuntahan nila, positive naman na may kwarto si Pastor Apollo Kibuloy. Pero mga kababayan, kwarto lang. Wala si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos yung butas na sinasabi, hindi niya masagot-sagot ng diretso. Ano? Eh, talagang may butas yan mga kababayan. Kasi nga, nagpasok na sila ng mga graba, buhangin. Iwan ko lang ha, kung para ba yan doon sa butas na yan. Kasi nga, parating na yung Senado, ano, kasi magkakaroon nga ng Senate hearing mismo sa loob ng QOGC compound. Lagot ka dyan, ha, General Turi, ha. Siguraduhin mo na puro legal yung ginagawa mo dyan. Nakikita natin sa mga balita ng Isimineños, sinasabi mo bang propaganda lahat ng sinasabi ng Isimineños, pero may mga video naman sila. Hindi magsisinungaling yung video, yung mga picture, magsisinungaling ba yun? Yung salita, pwede pang magsinungaling katulad ng mga sinasabi mo. Pero yung video, yung picture, yung mga nakakita doon na may talagang kuha, eh, hindi magsisinungaling yun. Yun ang ano, dito lang muna. No? Kaya yun lang, yung bahalang umusga kay General Turi sa kanya mga sinasabi. Bago tayo magtatapos, ulit mag-shoutout tayo. Shoutout kay Lods Rosalie Malit, kay Elisa Borvi, kay Ma'am Bergeva Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Merlinda Kanyiti ng Malaysia, kay po ano to, 4TV, shoutout 4TV, kay Emerald Grief, ano ba yun? Sino ba yun? Yung taga, sana ba yun ha? Marapin ko lang ha. Si Danny Landingan, ano? Na Landingan na gusto makipag-debate. Binigam siya taat sa idol ha? Arturo Alvarez, Elmer Griffel para Elmer Griffel from San Roque, Marabot, Samar. Shoutout sa inyong lahat yan. At yun ang ano, papakiko shoutout hanggang dito lang muna. Once again, this is Ronaldo Baltazar, shoutout ha. At shout out sa lahat-lahat. Tangan dito lang muna. Once again, this is from the TV mo. Ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.